pagdating sa larong international ay nakakamiss talagang panoorin si Terence Romeo. At kung titignan mo ang kanyang stats sa FIBA ay magagandang numero ang kanyang ibinibigay para sa ating national team. Kaya marami nagsasabi na pang-international talaga ang kalibre ni Terence. Hindi all the time na tayo ay makakarinig na ang isang PBA player ay pinupuri ng ibang lahi. Ano nga ba ang tingin ng isang Korean coach kay Terence Romeo? Yan ay ating pag-uusapan pagkatapos mong ilike ang video na ito at mag-subscribe kung bago ka ba lang sa Basketball PH Review. Ang mga important San Miguel Beermen na sina Lester Prosper at si Des Wells ang kanilang kasama noon sa Terrific 12 at may naganap nga na tune-up game bago sila magtungo sa Macau. Pero habang nagaganap ang laro ay nakadocument pala ito para sa isang Korean TV show. Pero of course seryoso ang laban at ang bawat coaches ay gustong manalo. Ang dating Korean national team player na si Yoon Ju-yup ang coach ng LG Shakers. Kanyang makakatapat sa coaching si Coach Leo Austria. Maganda ang simula ng Shakers. Yun lang ay mukhang frustrated si coach sa isa sa kanyang mga player na madaming turnover. Lamang ang Shakers sa first quarter pero daan-daang nakahabol ang SMB sa second quarter hanggang sa maisipan ni coach at tumawag na ng timeout. Pero isa sa mapapansin sa video na ito ay kung paano nila hinangaan at nirespeto si Terence Romeo, tinawag ding star player at salary king. Napahanga ang Korean coach at ang TV show sa talento ni Terence Romeo. Isa ang handle sa kanilang napansin na mahirap daw madepensahan. Napansin din ang kanyang shooting at may pagkakataong dinoble team pa. Ganyan ang tingin ng mga Koreano kay Terence. Natapos ang laro sa score na 113-98. Panalo ang LG Shakers sa game na ito. Wala pang Pinoy na nakapaglaro as import sa Liga ng Korea o KBL. At kung sakaling magkaroon ay pwedeng-pwede si Terence Romeo kung wala siyang kontrata sa PBA. Sa ngayon ay bilig pa lamang ng Japan ang nagkaroon ng partnership sa Korean Basketball League. Ngayong 2020 to 2021 season ay nagsimula na ang pagpasok ng mga Japanese players sa Korea as Asian import. Sa bawat isang KBL team ay pwedeng magkaroon ng isang Japanese import. Ang magandang balita ay plano ng KBL na mag-expand o magkaroon ng partnership sa ibang bansa sa Asia at kasama rito ang Pilipinas. Kung sa bilig ay meron ng Asian import, darating din ang araw na magkakaroon din ng Pinoy import sa Korea.